Amen. Thank you so much, Sister Nika. Actually, nakakatuwa ano po sapagkat si Sister Carissa from Italy, di po ba? Tapos si Sister Queenie na nasa Middle East, nasa Dubai. At ganun din naman, ngayon narinig natin si Sister Nika na from Paris. So ito po ang kagandahan ngayon ng ating pong naging sitwasyon, na nagkakatulungan po tayo sa ministeryo. Kaya patuloy po nating ini-encourage yung mga binigyan ng Panginoon ng kakayahan para po talaga makibahagi sa ministeryo po na katulad nito. At ngayon po, meron tayong pinaalala po na panalangin kahilingan. At ito po ay ang patungkol kay Daddy Albert na medyo nagsasuffer po siya ng liver cancer po. So, ipanalangin po natin siya at sa magiging pagsisimula po natin, isasama ko po siya sa panalangin. So, alalahanin niyo po lagi, Albert Aquino po. So, cancer po ang provision ng Panginoon at siyempre po yung kagalingan na nawa gamitin ang mga doktor, maging ang mga gamot na kanya pong tinetake para po nang sa ganon, siya po ay mapagaling sa kanyang karamdaman. Panghawakan po natin na ang Diyos sa kanyang kalooban, kaya niya pong gumawa ng hibala. So ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo sa magiging pag-aaral po natin, pero uunahin ko na po ang prayer para maisama po natin ang karagdagan na prayer request na hiniling po sa atin ngayong gabing ito. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling pagkakataon na kami ay makapag-aaral ng iyong banal na salita. Gusto po naming isama rin at alalahanin po ang prayer request po patungkol po kay Daddy Albert sa kanyang karamdaman na siya po'y may cancer, Panginoon. Lord, panalangin po namin ang iyong mahimalang gawa sa kanyang buhay, ang iyong makapangyarihang kamay. Nanawa, pagalingin mo po siya, Panginoon. Gumawa ka po ng himala sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kagalingan. Nawa, Panginoon, gamitin mo po ang mga gamot na tinetake po niya, maging ang treatment ng mga doktor sa kanyang karamdaman. Sa iyo po namin siya ipinagkakatiwala, Panginoon. Ito po ang aming hinihilingan na magbigay kasagutan po sa aming panalangin ito. Alam po namin na ikaw po ang dakilang manggagamot. Sa pagkakataong ito, Panginoon, ipinagkakatiwala ko rin po sa iyo ang aking pangangaral. Gabayan mo po at basbasan ang mensahe sa puso at buhay ng bawat makikinig ngayon. Muli mo po kaming liwanagan. May you continue to enlighten our minds, Heavenly Father, sa mga patuloy po na pakikinig po namin ng mensahe. Again, I would like to rely on you, O Lord. I would like to rely on your power, O God. Help me, Lord, and give me wisdom. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayon po, mga minamahal, ang ating pong mensahe ay makikita po natin sa John chapter 11. Meron pong dalawang talata na babasahin ko po. Ha, ito po ang magiging emphasis ng ating pong mensahe. John chapter 11 verses 21 and 32. Dalawang talata po. And I would like to share with you the message of the Lord tonight, that I entitle, Be Trusting in God's Timing. Be Trusting in God's Timing. All right, John chapter 11, verse number 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Okay, verse number 32. Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. So manonotice po natin na mula po sa sinabi ni Martha at sa sinabi po ni Maria, pareho po ang kanilang pinarating sa Panginoon. Na ang sabi po nila, Panginoon, kung naaga ka lang, kung dumating ka lang kaagad, di sinsana, hindi namatay ang aming kapatid. Well, siguro po, alam nyo po yung tinutukoy natin. Ang pinaka-context po natin ay ang patungkol sa naging kamatayan po ni Lazarus. Tingnan nyo po para mas maintindihan natin. Babasahin ko po sa inyo sa verse number 1 at sa ilang mga talata.
Now a certain man was sick named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. Therefore his sister sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard therefore that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Then after that he saith to his disciples, Let us go on into Judea again. His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thither again? And goest thou thither again? Jesus answered, Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him. These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of sleep. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Ang iniisip po ng mga disipulo na sinasabi ng Panginoon, yung pahinga, natutulog, as in literal na natutulog. Verse number 13, Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. At ito na nga po yung text natin, verse 21. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Mga minamahal, binasa ko po para makuha niyo po ang idea doon sa pinaka-background po na itong si Lazarus ay nagkasakit at siya po ay namatay. Ayon po sa sinabi ng Bible. And then nung ito po ay mapag-alaman ng Panginoon, alam po ninyo, napakalapit po sa puso nito pong si Mary, Martha, and Lazarus. Particularly, si Lazarus po, ayon na rin sa sinabi po ng kanyang mga kapatid. At doon po sa pangyayaring ito, nung mapag-alaman po nila na nandun ang Panginoon, pareho po ang nasa kaisipan ni Martha at ni Mary. Kung ano po yung sinabi ni Martha, the same thing na sinabi ni Mary. Ang sabi niya, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. Kung nandito ka lang, Panginoon, hindi sana namatay ang aking kapatid. So ang ating pong mensahe, ang ipinamagat po natin, be trusting in God's timing. Meaning to say, medyo sa sentro po ang mensahe natin, ha? Doon po sa tinatawag nating God's time, God's timing. Pansinin muna po natin ang statement na ito na lumabas po kay Martha at kay Mary. Sapagkat ito po ay nangyayari din po sa atin. Kung tayo po'y magiging sensitibo sa pakikinig sa mensaheng ito, without us knowing, we commit the same thing, the same mistakes, mga kapatid, na naging pagkakamali po ng magkapatid na ito. Pansinin niyo po, anong mga bagay na po pwede nating manotice sa kanila pong statement? Well, number one, for me, pwede kong sabihin na ito po ay careless statement. Ang sinabi ni Martha, ang sinabi ni Maria sa Panginoon, for me, ay mga masasabi po natin yung pong statement na ito, careless. Imagine nyo po, Panginoon ang kanilang kausap, tapos magsasalita sila ng ganun. Panginoon, kung dumating ka lang, ha, para bang ang idea, mga minamahal, yung pong Panginoon parang may problema
sa kanyang naging pagdating. Para bang mali yung kanyang timing. Para bang hindi alam ng Diyos kung ano ang tama, kung ano ang marapat. Hindi ba nangyayari din po sa atin yan na sa mga sitwasyon po natin sa buhay, may mga statement po tayo that it seems na hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, na parang hindi alam ng Diyos ang nangyayari, kaya bumibitaw tayo minsan ng ganito pong salita. E buti nga kung minsan lang eh. Baka mamaya po, madalas, ganito po tayo. Ha? Mag-isip at ganito ang sinasabi natin. Hindi sana mangyayari ito eh. Hindi namin sana mararanasan ito kung ang Panginoon eh, hindi niya pinayagang. Parang yun po ang idea. Well, for me, ito po ay careless statement. We can also say na ito po ay masasabi nating complaining statement. Para bang may dating ng reklamo, ba't ngayon ka lang dumating? Ha? Okay? Just for you to understand my message. Para bang ang idea nung sinabi nilang, kung dumating ka lang kaagad, Panginoon, sana hindi namatay ang kapatid ko. Mga kapatid, minsan sa mga hindi natin matanggap na pangyayari, may tendency tayo na parang nagre-reklamo po tayo. Para bang ang gustong i-point out ni Martha, para bang ang gusto nilang palabasin, parang bakit ngayon ka lang dumating, Panginoon? Sana dumating ka kaagad. Bakit naman kasi darating ka rin lang, hindi pa kaagad? Hindi ba? Mga ganyan po eh. Pero para sa akin po, magandang diinan po natin yung pangatlo concerning their statement. What is number one? It's a careless statement. Number two, it is a complaining statement. Number three, for me, it is also a confusing statement. Nakaka-confuse tong sinasabi ni Martha na ito eh. Nakaka-confuse tong sinasabi po ni Mary na ito eh. Alam niyo ang sabi nila, Panginoon, kung dumating ka lang sana, para bang ang idea, mga minamahal, pag inisip mo, bilib na bilib tong mga ito sa Panginoon. Kasi ang tingin nila, kung dumating ang Panginoon, hindi mamamatay si Lazarus. Di po ba? So pag yun ang binigyang pansin po natin, lumalabas po na parabang ang tindi-tindi na kanilang belief sa Panginoon na sinasabi niya, kung nandito ka lang, hindi sana mangyayari yan. Kung naaga ka lang, hindi sana mangyayari yan. Maganda po, habang nakikinig kayo, medyo pag-isipan po natin yung mga pangyayari sa buhay natin na nalalagay po tayo sa ganitong sitwasyon. Diba? Tiwala sa Panginoon. Ang statement parang bilib na bilib eh. Pero kapag ka po inunawa niyong mabuti, hindi ba lumalabas bilib na hindi eh. Bilib dahil ang tingin nila, kung nandito ka, hindi mangyayari yan. Pero parang hindi bilib kasi bakit ngayon ka lang dumating, di ba? Bakit? Para bang, alam niyo po, hindi mo malaman kung duda o dependence ang maghahari. Di ba? If they are really depending on God or they are doubting the Lord. Na para bang hindi niya alam. Para bang dapat sana. Mga kapatid, ayan, nakakalito po. So, kaya sa statement pa lang, may matututunan na po tayo. At ako, natitiyak ko ha, nakaka-relate po tayo dito. Kasi nangyayari po yan. Ha? Sa mga spesipiko na nangyayari sa buhay po natin, may mga pagkakataon na nagsasalita tayo, ba't pinabayaan ng Panginoon? Bakit niya hinayaang kunin sa akin? Ba't hinayaan niyang mapasok ako sa sitwasyong ito? Bakit pinayagan pa niya na maranasan ko ito? Di po ba? Mga careless statement po yan. Diba? At ito rin po, mga minamahal, for me, complaining eh. Parang, in a way, parang nagre-reklamo kay. Di po ba? Parang hindi mo deserve. Parang hindi dapat nangyari. Parang mali ang Diyos. Iyan po yung lumalabas, mga kapatid. Ingat po tayo. At yun nga po, yung pangatlo natin, confusing statement. Mga kapatid, saan tayo nakasentro ngayon? Nakasentro tayo sa timing ng Diyos. Nakasentro po tayo hindi sa takbo ng isip natin, kundi sa takbo ng isip ng Diyos. Hindi doon sa paraan natin, kundi sa paraan ng Diyos. Hindi sa oras o panahon natin, kundi sa panahon ng Diyos. Minsan kasi, yun ang problema eh. Kaya ka nagkakaroon ng maling pananaw kasi nag-iisip ka sa panahong iniisip mo, sa panahong inaakala mo, and that is wrong.
Kaya for me, it is good to be encouraged tonight na ang pinakamaganda na matutunan po natin ay ang pagtiwalaan natin, yung timing ng Panginoon. Nililiwanag ko po sa inyo, marahil po may magandang gustong palabasin po yung mga nagsasabi that God's delayment is not God's denial. Maring meron silang gustong i-point out doon. Kaya alam po, ang sinasabi ko lang po sa inyo, sa akin po, as I understand, it is not appropriate, it is not right na gamitin po ang salitang delayment sa Diyos because I believe ang Diyos hinding-hindi po nadidelay. Amen? So kaya tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo. Yung reason why we need to learn na talagang to trust Him. Ha? Yung God's timing. Yung matutunan po natin na ang panghawakan natin. Okay? Hindi kung kailan mangyayari. Ha? Yung isang bagay, hindi po pwedeng sa panahong gusto mo. Diba? Hindi po pwedeng sa panahong iniisip mo. Let us trust the Lord, ha? That God will make all things beautiful in His time. Alam ng Diyos yung panahon. Katulad dito sa tagpong ito, mga kapatid. Maintindihan niyo po, as we continue dito po sa ating pag-aaral. But let me now share with you yung pinaka-puntos po natin sa mensaheng ito. Okay? Tatlong bagay na dapat niyong maintindihan why we need to trust the Lord in His timing. Bakit po, mga minamahal? Number one, because I believe and it is clear in the Bible. It is very definite in the Bible. Ito po ay malinaw sa salita ng Diyos that our God is perfect. Yes, our God is perfect. Siya po ay hindi nakakamali sa kanyang timing. So ang sesentruhan po natin sa unang puntos natin, that our God is perfect, His timing. Ano nga po ba talaga? Talagang nahuli po ba ang Panginoon? Talaga bang dapat dumating na siya kaagad nung may sakit pa si Lazarus? Talaga bang dapat sinagot na niya kaagad yung hinihiling mo? Talaga bang dapat nang ibigay kung ano yung ipinagpe-pray mo? Diba? Bakit hindi tayo magsimula na ilagay natin ang sarili natin na ang Diyos na tinatawagan natin ay perpektong Diyos na nakakaalam ang tama ng tamang panahon kung kailan. Kung kailan ang tamang panahon. Importante po ito, mga kapatid. So because our God is perfect, we can say and we can confidently, di ba, itiwala po natin sa Kanya. Alam niya kung kailan ang tamang panahon. Okay? Ganito po. Pansinin niyo po doon sa mga ilang pahayag po dito sa binasa nating talata. Alright? Ang sabi po ng verse number 4, when Jesus heard that, He said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When He had heard therefore that he was sick, He abode 2 days still in the same place where He was. Then after that He said to His disciples, "Let us go into Judea again." His disciples say unto Him, "Master, the Jews of late sought to stone thee, and goest thou thither again?" Jesus answered, "Are there not 12 hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him." These things said He, and after He saith that unto them, anong sabi? "Our friend Lazarus sleepeth, but I go that I may awake him out of his sleep." Then said His disciples, "Lord, if he sleep, he shall do well." Howbeit Jesus spake of his death, but they thought that He had spoken of taking of rest in sleep. Then said Jesus unto them plainly, "Lazarus is dead." Mga minamahal, alam niyo po ba na sa tagpong ito, ang ating pong makikita at mauunawaan sa sinabi ni Jesus, ang kailangan po i-glorify ang Panginoon. What I mean to say, meron po siyang gagawin na ito po'y mangyayari lamang na siya'y dapat dumating sa tagpo na patay na si Lazarus. Yun ang tamang timing.
Kasi ang mensahe po na magandang maipaunawa po sa atin ay ang mensahe patungkol po sa sinasabi po ng verse number 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Mga kapatid, patutunayan po ng ating Panginoon Jesucristo na siya po ang resurrection and the life. Patutunayan po ng Panginoon at ipapakita po niya ang kanyang kapangyarihan na magbangon ng patay, mga minamahal. Eh kung dumating po siya doon ng buhay pa si Lazarus, kung dumating po siya doon na hindi pa patay si Lazarus, paano ngayon mangyayari na patutunayan niya na siya ang pagkabuhay na maguli, na siya may kapangyarihan na magbangon ng patay? Alam niyo po, kundi tayo malalagay doon sa mga sitwasyon na kung saan hindi mahaya ang kadakilaan ng gawa ng Diyos. Mga kapatid, may timing ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen? Kaya kung may pinagpe-pray ka, wag na wag kang lalagay doon sa kaisipan, tagal-tagal na ng pinagpe-pray ko eh. Di ba? Bakit hanggang ngayon hindi pa sinasagot ng Panginoon? Well, sabi ko nga, kung yan pong kaisipan yan ay para daling ka sa pagsisiyasat ng sarili, okay po yun. Pero kung yan kaisipan yan ay dahil sa pinagdududahan mo na para bang ang Diyos ang delayed, mga minamahal, nagkakamali po tayo. Amen? Because our God is perfect. Alam niya kung kailan lahat ng bagay, mga kapatid, kung kailan niya dapat sagutin ang hinihiling mo, alam ng Panginoon kung kailan. Hindi ba minsan may mga pagkakataon sa buhay natin? Di ba? Yung realization, buti na lang hindi ka agad binigay ng Diyos yung hinihingi ko. Di po ba? May mga pagkakataon po na nangyayari po yan. So kaya napakahalaga na pagtiwalaan natin, be trusting, di ba? In God's timing. Ang paniwalaan natin at ang panghawakan natin, yung panahon ng Panginoon. Alam ng Diyos kung kailan. Amen? Mga kapatid, number one, our God is perfect. Ang sentro natin, His timing. Hindi nahuhuli ang Panginoon. Alam ng Diyos kung kailan. Kaya kung meron po na hinihiling po tayo sa Panginoon, huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay, maghintay ka lang dahil sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos sa atin yan. At marirealize mo na buti na lang, hindi ka agad. Amen? Alam ng Diyos kung kailan. Kaya nga sabi ko, siguro as you listen, po pwedeng umiikot din po. I mean, nagpa-process din po yung mind ninyo sa reality ng buhay po natin, sa kaugnayan natin sa Diyos, particularly sa mga gusto nating mangyari sa buhay natin, sa mga hinihiling natin sa Diyos, hindi po ba? Katulad halimbawa, kung ikaw po ay naghahanap ng mapapangasawa, alam ng Diyos kung kailan. Diba? Kung kayo naman po ay mag-asawa, kung ang pag-uusapan po yung desire na magkaroon ng anak, alam ng Diyos kung kailan. Kung meron kang pinagdadaanan, 'di ba? O kurso, o kaya sabihin po nating business na ipinapanalangin sa Diyos, alam ng Diyos kung kailan dapat. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito tiwala eh. Kasi ang katwiran ko po, huwag ka nang manalangin sa Diyos kung wala ka rin lang tiwala sa kanya. Huwag mo na siyang hintayin kundi ka rin lang nagtitiwala sa kanya. At huwag mong palabasin na kapag ka ang Diyos dumating, sasabihin mong katulad ng sinabi ni Martha, kung dumating ka lang kaagad, Panginoon, sana buhay pa ang kapatid ko. Mga kapatid, ito po ay napakahalagang mensahe na dapat nating maunawaan. Amen? Kasi pag naintindihan po natin ito, may iwasan po yung mga reklamador. May iwasan po yung nagkakaroon ng negatibong isip sa Diyos. May iwasan po yung susumbatan natin siya. May iwasan po yung mga kaisipan na magninegatibo tayo, malalamig tayo. Hindi. Kaya iyan po ay mga senyales. Wala kang totoong tiwala sa Diyos na kapag ka naiinip ka, parang ang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Panginoon. Parang ang pakiramdam mo, hindi naging, masasabi nating reliable ang Panginoon. No, that is wrong. Learn to trust Him. His perfect timing. God is always perfect in His timing. Yan po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. Amen? Mga kapatid, pangalawang bagay po, our God is powerful. Dito naman ang pag-uusapan natin, His testimony. Sa pagiging perfect ng Panginoon, isinentro ko kayo sa kanyang panahon. His timing.
Ngayon naman, sa pagiging powerful ng Diyos, ang gusto kong sentruan po dito, His testimony. Yung kanyang patotoo. Mga minamahal, another testimony ito. Kasi alam naman natin na ang Panginoong Jesus, mga kapatid, kahit sila, kaya nga nagsang-usapan po sila eh. Na kung nandito kaya siya, hindi kaya mangyayaring hindi namatayan kasi siya na nagpalakad ng pilay, siya na nagpadilat ng bulag. Diba? Yun po yung pinaka-usapan po ng mga tao. Meaning to say, the people are aware kung sino po ang Jesus na ito. At ito pong pangyayaring ito sa buhay nila, another opportunity to manifest the power of God, at iyan po'y magiging patotoo na naman ng Diyos, mga kapatid. Amen? Para mahayag ang Diyos. Alam nyo po, sa mga pagkakataon po na may mga difficulties tayo, kapag ka nasa pagkakataon po na helpless ang dating po natin, pagka dumarating to doon tayo sa time na ang pakiramdam natin para bang wala ng way para makalusot tayo, dyan nyo makikita kung gaano katindi at gaano makapangyarihan ang Panginoon. Amen? Be trusting in God's timing. Because in time, God will surely manifest His power para maging testimony. Ano po ba ang patutunan ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Diba? Kaya nga sabi ko po, it is not right na ikaw ay nagdududa sa klase ng Diyos na marami ng pinatunayan sa'yo. Ang dami-dami ng pinatunayan ng Diyos sa buhay mo eh. Sabi ko nga, kantahin mo na lang yung Count Your Blessings. Name them one by one. Gaano na ba karami po ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo? Gaano karami na po ba ang mga problemang dinaanan mo na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos upang ikaw ay makasurvive, upang ikaw ay makapagtagumpay sa mga dinaanan mo sa buhay? Gaano na karaming mga idinasal mo sa Diyos na parang sa iyo napakahirap pero pinapangyari ng Panginoon? Mga patotoo yan na dapat magdala sa iyo sa buhay na nagtitiwala sa Kanya. Kaya for me, it is not right, it is not reasonable, it is not just, mga kapatid, na ang Diyos ay ating pagdudahan. Kaya for me, hindi tamang sabihin huli ang Panginoon. No! Sapagkat gustong gamitin ng Panginoon ang pagkakataong yan upang ihayag ang Kanyang patotoo, ang Kanyang pagiging makapangyarihan. The same thing in your life. Don't you ever doubt the Lord, because in your situation, yan po'y pwedeng gamitin ng Panginoon at as a testimony of His power. Amen? Because our God is powerful. Walang mahirap sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. At yun po ang aking nais sabihin po sa inyo na sa ating pong pinag-aaralan, ang nahayag dito, kaya tingnan nyo po, ang daming nanampalataya eh. Bagamat siyempre hindi po maaalis ang mga persecutor, but we cannot deny the fact that after na makita nila ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoon, sabi ko nga, tingnan nyo po yung mga tao ha, particularly yung mga Hudyo. Natatandaan nyo naman po yan eh, na si Nicodemus, napaka-relihiyosong tao, na kung tutuusin po, siya'y nagre-represent ng isang matinding relihiyon. Pero nung nakita niya yung mahimalang gawa ni Jesus Christ, talagang naging curious siya. Lapit siya sa Panginoon eh. Ang sabi niya, di ba? Dahil ginawa po ni Jesus Christ yung miracle sa John chapter 2, nakita yung kanyang kapangyarihan. Kaya pagdating po ng John chapter 3, ang sabi ng Bible, si Nicodemus pumunta kay Jesus by night at sinabi sa kanya, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do this miracle that thou doest except God be with him. Oh, just try to imagine. Di ba? Kasi nga yung patotoo ng kapangyarihan ng Panginoon. Di ba lumapit pa nga po si Blessed Mary sa kanya? Anong sabi niya? Wala nang alak. Anong sabi niya? Hindi pa panahon. My time is not yet come. Yung iba po, ininterpret ito na talaga raw dahil sa hiling ni Mary, kaya ginawa. Ang idea po, mga kapatid, hindi po, kasi doon niya talaga gagawin po yung miracle eh, dahil kasalan po yun eh. Ang ibig sabihin, hindi lang siya dapat unahan. Siya'y kumikilo sa tumiiral sa kanyang panahon, mga kapatid. Kaya kahit sino, hindi ka pwedeng mauna sa Diyos. Hindi po pwede, sapagkat ang Diyos ay naka-oras sa lahat ng bagay na kanyang gagawin. Amen?
to manifest His power. Siyempre, nawalan na ng inumin eh. O, di dapat, eh, pwedeng sabihin, oras na yon. Pero mga kapatid, kailangan munang maramdaman ng lahat. Oop, wala. Ano-ano pang, di ba? And then, para makita ang kapangyarihan ng Panginoon. So, doon po sa mga tipikal na mga nakapaligid sa kanila. Nung pong si Peter and John, remember? Nung pinalakad po nila yung lumpo, hindi ba yung mga tao talagang matindi tong si Pedro at saka si Juan? Ganyan po sila. Diba? Pero ano po ang pinatotohanan ni Peter? Kala nyo, dahil sa amin, kaya siya nakatayo? No! Sa pamamagitan niya ni Jesus Christ ng taga Nazareth. So, yung kapangyarihan ng Panginoon ay patotoo ng Panginoon, mga kapatid. Si Pablo, ganun din po. Diba? Gusto po sila, ha? Si Paul and Barnabas, ay gusto nga po silang sambahin ng tao dahil sa matinding ginawa po nila eh. Ha? At sila po'y binangsagang si Jupiter at saka si Mercurius, mga kapatid, na bumaba dito sa lupa. So makikita nyo po na yung mga mahimalang gawa ng Panginoon. Kaya yun yung idea. Yung bubuhayin niya yung namatay, mga kapatid, testimony yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya yung mga difficult situation po natin sa buhay, ito po challenge ko sa inyo. Every difficult situation in our lives are an opportunity to manifest the power of God sa ating pong buhay. Amen? So mga kapatid, always put in your mind, number one, God is perfect. At ang pinag-usapan natin, His timing. Number two, God is powerful. Ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid, His testimony. Ang makapangyarihan gawa ng Diyos ay patunay ng kanyang patotoo. Ang kanyang mga patotoo ay patunay ng kanyang kapangyarihan. Okay, point number three, our God is purposeful. Ang gusto ko pong sabihin dito, wala pong gagawin ang Diyos at wala pong mga kapasyahan ang Diyos nang walang lakip na layunin. In every situations in life, in everything na pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay po natin, mga kapatid, laging may purpose ang Panginoon. Sabi nga po nung isang awit, di po ba? God never move without purpose or plan. In trying His servant and in molding a man. Bawat sitwasyon sa buhay, bakit po ba mga kapatid, nung nabalitaan po ni Jesus Christ na may sakit si Lazarus, parang ganun lang, parang simpleng bagay lang po yan. Kasi nakaprograma na po yung kanyang plano at meron po siyang patutunayan, ang purpose for the people to learn. Diba dito po sa mga purpose ng Diyos sa buhay natin, ang gusto kong sentruhan dito, ano yung itinuturo ng Panginoon sa atin? Sa bawat pangyayari sa buhay natin, ano ang itinuturo ng Panginoon sa atin? So, my emphasis is about His teachings. Kaya mga kapatid, makikita nyo po dito, balikan nyo po yung talata po natin sa John chapter 11. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 19, "And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee." Okay, tingnan nyo po ho, yung sinasabi ko sa inyong statement na ito. Ang laki ng tiwala sa Diyos eh. Pero yung statement, nakakaduda eh, na para bang hindi alam ng Diyos kung kailan yung talagang tamang panahon. Ang sabi po ng verse 23, "Jesus said unto her, thy brother shall rise again." Sagot po si Mary. Si Martha, anong sabi ni Martha? "Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day." Okay? Mga kapatid, yung kasi yung nakaprograma sa kanila eh. Yung alam po nila eh. Pero ang tinuturo ng Panginoon, mga kapatid, sa kanya, ay yung patungkol sa kapangyarihan. Naalala ko si Apostle Paul, alam niyo po, ang Diyos, diba? Kasi natatandaan niyo nung si Apostle Pablo po ay nag-express ng kanyang puso na matapos niyang makatagpo ang Panginoon, wala na siyang minahalaga kundi ang mga kaalaman tungkol sa Panginoon. Remember that?
Sa Philippians chapter 3, I believe, verse number 8, "Yet doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung that I may win Christ." So, ang punto po, mga kapatid, after na kanya pong makilala ang Panginoon sa kanyang buhay, ang ninais niya ay ang patuloy at patuloy at patuloy na makilala niya ang Panginoon, because he realized na ang pinaka-excellent knowledge ay yung pong kaalaman tungkol sa ating Panginoong Jesus. Amen? And you know, in that same chapter, you know what the Apostle Paul said? That I may know Him and the power of His resurrection being made conformable unto His death. Mga kapatid, alam niyo po, ito ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Verse number 25, Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?" She saith unto him, "Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world." And when she had so said, she went her way and called Mary her sister secretly, saying, "The master is come and calleth for thee." As soon as she heard that, she arose quickly and came unto him. Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him. The Jews then, which were with her in the house and comforted her, ang sabi po ng Bible, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, "She goeth unto the grave to weep there." Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, "Lord, if thou hast been here, my brother had not died." Verse 33, when Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping, which came with her, he groaned in the spirit and was troubled, and said, "Where have ye laid him?" They said unto him, "Lord, come and see." Verse 35, Jesus wept. Then said the Jews, "Behold how he loved him." Nakita nila, kaano niya kamahal, iniyakan po ng Panginoon. Verse 37, and some of them said, "Could not this man which opened the eyes of the blind have caused that even this man should not have died?" Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na ang takbo ng isip ng mga tao, na po pwede rin kayong mangyari, na kung nandito to, kung paano niyang napadilat yung mga bulag, di ba, pwede rin kayang hindi namatay itong taong ito. 38, Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it. Jesus said, "Take ye away the stone." Martha, the sister of him that was dead, said unto him, "Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days." Okay, Jesus said unto her, "Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?" Mga kapatid, ano tinuturo niya? Diba? Ang mahalaga po, mga kapatid, yung tunay na pananampalataya, not by sight. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, be trusting. Diba? Maging mapagtiwala tayo sa Panginoon. Ang sabi po, mga kapatid, verse number 40, Jesus said unto her, "Said I not unto thee that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?" Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes and said, "Father, I thank thee that thou hast heard me, and I knew that thou hearest me always. But because the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me." And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, "Lazarus, come forth." And he that was dead came forth, bound hand and foot with grave clothes, and his face was bound about with a napkin. Jesus said unto them, "Loose him and let him go." Mga kapatid, gusto ko pong pansinin po ninyo rito, ano ang maliwanag na pagtuturo ng Diyos? Because sometimes we are already thinking that because we are believer, yun na po yun. But actually po, it is good na sa buhay po natin, as we continue on sa ating pong Christian life, dapat yung pananampalataya kaya natin sa Diyos, lumalago po yan. Sa pagkakilala po natin sa Panginoon, dapat lalong lumalago yan. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, nagdududa ka pa sa Panginoon. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, laging ang takbo ng isip mo. Kapag ka ikaw ay humarap sa matinding laban sa buhay, bibigay ka, aayaw ka. Mga kapatid, hindi ba tayo naniniwala at nagtitiwala sa Panginoon?
This is actually a great learning. Sa bahagi po ni Mary, sa bahagi po ni Martha. Mga kapatid, kaya nga sabi ko po, mahalaga tong mensaheng ito eh. May itinuturo ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ha? Ito ang purpose. Every situation sa buhay mo, ang lagi mong titingnan, ano gustong ituro ng Panginoon? Imbis na questionin mo siya, imbis na pagdudahan mo siya, bakit nangyari to? Okay? Kung sa isip mo man, dahil alam mo na siya ay nagpapadilat ng bulag, na siya ay nagpapalakad ng lumpo, ha? Alam mo sa sarili mo na makapangyarihan siya, huwag kang dumating doon sa punto na iisipin mo pa na bakit kasi ngayon lang siya dumating, sana dumating siya kaagad. Kapatid, kung may tiwala ka sa Diyos, panghawakan mo na siya ay perfect sa kanyang timing. Ang kanyang mga testimonies ay dapat maging dahilan para talaga kumpidente ka that God is powerful. And then, always find out and learn the purpose of God in everything and in every situation. You know, pag itong mensaheng ito, eh talagang na-absorb po natin, ang magiging epekto nito, matututo tayong maghintay sa Diyos. Ang magiging epekto po nito, kung tunay ang pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi na tayo magiging negatibo sa Kanya. Mga kapatid, be trusting in God's timing. Number one, God is perfect. Ang tinutukoy natin, His timing. Number two, God is powerful. Ang pinag-uusapan natin, His testimonies. Yung testimony niya, yung mga patutuon niya, mga kapatid. Ikaw mismo, may patutuon ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Magiging sinungaling po tayo kapag ka po hindi natin inamin na sa mismong buhay natin, yun lang pong iniligtas niya tayo, tas binago niya yung buhay natin, na noon kahit anong pagsisikap natin, hindi natin kaya, but because of the power of God, binago niya po tayo. Tapos yung mga difficulties na dinaanan natin, yung mga problems na na-encounter natin along the way, yung mga helpless situations natin sa buhay na ni-rescue tayo ng Panginoon, lahat ng yan ay manifestation ng kanyang power. At lagi po siyang may purpose. Walang aksidente, walang coincidence, mga kapatid. Laging merong purpose. Hindi po mali na dumating siya nung oras na patay na si Lazarus. Hindi siya mali na hanggang ngayon hindi pa niya sinasagot yung hinihiling mo. Hindi siya mali. May purpose ang Panginoon. May itinuturo ang ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, tingnan niyo po ang eksaktong sinabi niya kay Mary. Alam niyo naman si Mary, kung tutusin, ito nga po, di ba? Very commendable po siya. Ito po yung naupo sa paano ng Panginoon, eh. Di po ba? Oo. Ibig sabihin, yun po sila eh. May relasyon sila sa Panginoon, maayos ang kanilang relasyon sa Panginoon, pero still, may mga kailangan pa rin po silang matutunan. So the same thing with us. I believe as we continue on in our relationship with God, we still need to learn and learn and learn. Amen? Mga kapatid, be trusting in God's timing. Ano yung mga bagay na natutunan natin sa kanilang statement? Ah, hindi si Martha lang, pati si Mary, ganun din ang sinabi niya. If thou hast been here, my brother had not died. Hindi ba? Yun po ang sabi nila eh. So sabi ko, careless statement yan. Mag-evaluate tayo ha. Hindi ba nangyayari sa atin yan? Bakit pa, di ba? Kung ang Diyos nandyan talaga, bakit nangyari sa atin to? Bakit pinayagan ng Diyos na dapat sana, o complaining? Dapat sana hindi pinayagan ng Diyos na nangyari to. Dapat hindi pinayagan ng Diyos na naranasan natin to, di ba? That's complaining. And then, confusing. Mukhang believe na hindi. Mukhang hindi believe na believe. Nakaka-confuse eh. Mano bang kung may tiwala ka sa Diyos, magtiwala ka talaga. At anong mga pagtitiwala natin sa Diyos? Yung katotohanan ng ang Diyos natin ay perfect sa kanyang timing, ang Diyos natin ay powerful, pinatunayan ng mga testimonies, at ang Diyos natin ay purposeful, laging may layunin sa lahat ng kanyang ginagawa. At iyan po ay nagbibigay pansin sa mga turo na nais ng Diyos na matutunan natin. I hope and I pray
na na-bless po tayong muli sa ating pong pinag-aralang ito. Amen? At nawa, kung may mga pinagdadaanan tayo, sana po na-challenge po tayo, basta pagtitiwalaan ko ang Panginoon. Diba? Hindi ko po pwedeng sabihin, bakit late na ang Panginoon? Ba't hanggang ngayon hindi pa? Ba't hanggang ngayon wala pa siya? Hindi ko nasasabihin yan. Sapagkat naniniwala ako that the message is right, that our God is perfect. Alam niya kung kailan ang panahon, ang tamang panahon, ang kailangan ko lang, panghawakan at pagtiwalaan ko siya. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Panginoon. Let us pray. Lord, thank you so much for your word. Thank you for the conviction of the Holy Spirit. Thank you for empowering your servant. Lord, I hope and I pray that through this message, nahamon po kami, natuto po kami, naliwanagan po kami. Nawa Panginoon, medyo na-rebuke din po kami sa mga maling kaisipan, sa mga maling statement, Panginoon, yung bang mga tinatakbo ng kaisipan po namin na ayon sa aming pangsariling pannaw. Ngayon po, very clear na mula sa salita mo, Panginoon, tama na hindi ka kailanman nahuhuli. Lagi kang perpekto sa iyong timing, Panginoon. At walang duda that you are really, you are indeed a powerful God. At marami na pong patutuo ang iyong kapangyarihan. Nawa dakilang Diyos, kami po ay naliwanagan na lagi kang merong layunin sa bawat mga hakbang at mga pangyayari na ginagawa mo sa aming buhay. At naway patuloy kaming matuto, Panginoon, sa kung ano man ang iyong purpose. Patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito at naway napagpala mo ang lahat ng nakinig sa mensaheng ito. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kadakilaan, lahat ng may mga kabigatan ngayon, Panginoon, hiling ko po, bigyan mo ng kagaan. Lahat ng may mga kaguluhan sa kaisipan, Diyos, bigyan mo po ng kapayapaan. Lahat po ng may mga karamdaman, o Diyos, pagalingin mo po sa karamdaman. Nawadakilang Diyos, ikaw po ang lubusang pagtiwalaan namin sa aming mga buhay. We praise you and thank you, Heavenly Father, for this message. For all of these things, we ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. I hope na kayo po ay talagang, alam niyo po yun, kinausap ng Diyos sa ating pong tinalakay ngayong gabing ito. Ito pong muli, mga minamahal, ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nananalangin na ang Diyos ang siyang magpala sa bawat isa po sa atin. At sa lahat ng ito, huwag nating kalilimutan, sa ating Diyos ang kapurihan. Thank you so much.